guys, mayroon po tayong ayusin ito pong DVD na to. Ito po. Ang problema nito, hindi siya magbasa. Nagno-notice lang. So, bubuksan na natin, titingnan natin yung loob. Ito, madali ko nang tinanggal kasi tinanggal ko na yung tornilyo para hindi na umama at video. So, i-isa-isahin natin kung anong problema. So, una natin gawin, tanggalin natin ito. Hello guys, natanggalan po natin yung takit. So, ngayon, titingnan natin sa loob. Isa-isa natin kung anong problema niya. Dito po, makikita natin ito po. Ito po yung spindle motor niya. So, ito po ang nagiging dahilan minsan kung bakit hindi binabasa ang DVD natin pag nag-stock up siya. So, ito naman ang, ito naman yung lens. Ito din, kung may problema, hindi rin babasahin yung DVD. Tapos, dito naman, ito naman yung cable niya. Yung ribbon cable niya. So, ito, madalang naman ito masira. So, gawin natin ngayon, i-close open natin. Titingnan natin itong lens kung may ilaw ba siya. Minsan, pag malabo kasi ang ilaw niya, hindi binabasa yung DVD niyo. So, ito, titingnan din natin. So, ngayon, check natin. Open. Ayan. Ayun po. Umilaw. Tsaka yung motor naman, umikot din. So ito, itong motor na to, umikot siya ng bagya. Tapos ang lens, umilaw naman. So, titingnan natin. Isa-isay natin kung ano ba yung dahilan kung bakit nagmo-notice siya. Okay guys, umpisa na natin. So, ititesting na po natin guys. Ayan po. Ngayon, nakalagay siya no seed. Wala pa namang seed. Paano masabi? So, ititesting natin yung seed. Lagay natin yung shading. Kapag-play natin. So, ayan. Ayaw po mag-play. Okay. Ulit. Buksan natin. Kapag-play. Ayaw po mag-play. Notice din po. So, ipapakita ko sa inyo guys kung paano po siya ayusin. Pasya na po natin. Guys, ito po yung motor niya. Ito din po nagiging dahilan kung bakit nagiging no display siya. Madalas din po ito mag-stack up. So, ngayon, ititesting natin ito sa ating tester. Ito po. Kahit sit lang po natin ng times 1. Ito, times 1. Times 1. Ito. Yan. Sit lang natin po dito. Naiikot na po yan. So, testing na natin. Okay guys, tanggalin natin ang motor niya kung okay pa ba siya. Lagay muna natin dito ganyan. Okay. Pagkatapos, lagyan natin ng tip dito. Dapat ito umikot siya. So ngayon titest na natin. Okay guys. Yan po. Tingnan niyo po. Yun.
sabihin, guys, buo po yan. Pag stack up yan, guys, kahit itester mo yan dyan, hindi po yan iikot. So ito po minsan ang kadalasan na nagiging problema ng dividend pump. So means ito okay. So ngayon ititesting naman natin itong isa. Sa likod niya, doon po natin makikita yung dalawang variable resistor niya. So, titingnan po natin. Yan po. Ito po yun siya. Sa dalawa. Ito po minsan kadalasan makita natin sa gilid ng lens niya. Ito po yung lens niya. Ito po. So, ito po guys, na-adjust po ito. Ito guys, dapat pag in-adjust natin sabay pakanan, halimbawa i-adjust natin gamit ng flat na precision screw. Dapat pihin din po natin ito guys ng bagyan lang. Tapos po natin mapihin. I-testing po natin yung dividend niya natin. Ngayon guys, pag hindi pa rin siya binasa, ulitin uli natin. Pihitin po natin ang bagya. Pag magbahagyang bagya lang, sabay dapat lagi. Ganyan. So, ito. Alawa. So, ngayon guys, pag napihit na natin po yan, na hindi pa rin ito gumana, halimbawa sagad na yung pupihit natin, ibig sabihin guys may problema na ito yung lens niya, pwede na natin palitan. So ngayon guys, dahil napihit na natin, subukan na po natin, testing natin kung gagana ba ito. So ibabalik na natin guys, tatry natin kung okay na ba siya, titingnan natin kung gagana na ba. Hello guys, kung bago lang tayo sa aking channel na hindi pa nakapag-subscribe, please paki-subscribe naman at pahit ng notification bell para updated kayo sa mga bagong in-upload na video. So, pahit na rin ng like button kung nagustuhan nyo, kahit na simple lang ang nagawa natin sa pag-ayos. Kahit na hindi naman na pangmatagalan, kahit pa paano, at least nakakuha kayo ng idea o informasyon. Ang purpose naman natin dito ay sa mga hindi pa alam o kaya mga baguhan sa pagkukompone, huwag na lang sa mga professional kasi alam na nila yan. Yan, skip na lang nila yan. Hindi na masyado pinapanulit ng mga ganitong mga troubleshoot kasi alam na nila yan eh. So, sa mga baguhan guys, huwag nyo na lang i-skip ang video para maintindihan natin maiksiman o mahabang video. Yan lang naman ang mahalaga sa akin. Para sa mga baguhan na nag-uumpisa pa lamang magkukompone, please, magkaroon kayo ng konting idea. Malaking na karangalan na tulong nyo na rin sa akin. Salamat guys. Okay guys, check natin ulit ng DVD kung tama ba ang ating adjustment. So hello guys, tapos na po. Ito, titisim ko natin. Ayan, this. Yun. Okay. Gumana na po. So, i-play natin. Ayan. Okay na po siya. Napanoorin niyo po ang aking mga susunod pang mga video. Salamat po.